So muli tayo nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Okay, so dito sa episode natin ng Noon at Ngayon, actually na-feature ko na ito and gusto ko lang uling ibahagi sa inyo, most especially dun sa mga hindi pa nakakapanood. Okay, so makikita nyo dito sa photo na ito, ayan. So yan yung Luneta Hotel, tapos University Apartment na naging Shelbourne Hotel, tapos nasira ng World War, tinayuan ng panibagong building. Tapos makikita nyo rin dyan yung Bel Air Apartment at saka yung Bayview Hotel. Ayan. Pero ang focus natin dito sa vlog na ito ay ang Luneta Hotel. Panoorin nyo to. Ang Luneta Hotel ay itinayo taong 1917 at natapos taong 1918. Dinisenyo sa French Renaissance-style architecture ng Spanish architect na si Salvador Fari. Matatagpuan sa residential section ng ermita sa kanto ng Calle San Luis na ngayon ay TM Callao Street at Calle Alhambra. Ang anim na palapag na edipisyo na nakaharap sa Rizal Park ay ang tanging nabubuhay na halimbawa ng French Renaissance-style sa Pilipinas. The hotel with its charm and elegance rivaled the Manila Hotel as a popular place to stay among guests, especially notable ones like dignitaries, elite, and marine merchant personnel. Ang Luneta Hotel ay isa sa mga ilang mapalad na istruktura na nakaligtas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, isinara ang operasyon ng Luneta Hotel kaya unti-unti itong nabulok. Taong 1983, ang Luneta Hotel ay inayos at naibalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ngunit pagkatapos ng 4 na taon, ang Luneta Hotel ay muling isinara. Alam niyo ba na ginamit ito bilang isa sa mga lokasyon para sa isang Hollywood action film na Missing in Action taong 1984 na pinagbibidahan ni Chuck Norris? Sa pelikula, ginawang Vietnamese hotel at tinawag na Lunta Hotel. Gayunpaman, nabigyan ito ng bagong buhay taong 2007. Ang Beaumont Holdings acquired the property and a year later, with the National Historical Commission's approval for the retrofitting, reconstruction, and the rehabilitation started. Seven years later, the historic hotel finally reopened. The original 60 rooms were converted to 27 guest rooms and suites. The sixth floor being the hotel's function area as well as the roof deck view of the city, especially of the park and the hotel surrounding area. Luneta Hotel 2.0 now stands as a boutique hotel open to accommodate a new generation of travelers and guests.
Okay guys, so nandito nga tayo sa TM Calao. Ito, Del Pilar. Del Pilar Street. Ayan, lakad tayo dun sa Roas Boulevard. Tapos mula rito, matatanaw na natin yung Luneta Hotel. Ayun. Ayan, lakad tayo dun. Okay, Rizal Park na ito. Okay, so ito. Ulitin ko lang ano, yun yung Luneta. Okay, Roas Boulevard na ito. Okay, so yun yung Manila Hotel. Tapos dito, Ocean Park. Tapos Rizal Park Hotel. Ayan. Kawawa naman yung kabayo. Okay, so mula dito makikita natin yung ano, Luneta Hotel. Tapos kung saan dati nakatayo yung University Apartment, ayan dito. So Luneta Hotel, University Apartment, tapos naging Shelbourne, tapos Bel Air Apartment, tapos Bayview. Ayan, punta tayo doon. Yung mataas na building na ito, ito na ngayon yung Eton Bay Park, Manila. So dyan dati nakatayo ang University Apartment. So ulitin ko lang, tapos naging Shelbourne Hotel. Makikita nyo yan doon sa mga lumang photos natin na katabi lang ng Luneta Hotel. Na merong building dito, yun yung Shelbourne Hotel. Okay? Tapos yung kulay orange, yun yung Bayview. So ulitin ko lang ha, yung kulay puti na building, yan yung Bel Air Apartment. Ayan. So ang nagdisenyo niyan ay si Pablo Antonio. Ayan, pero dito muna tayo sa ano, Luneta Hotel. Tingnan natin kung open na. And mukhang hindi pa. Kasi mukhang may construction pang nangyayari sa labas. Sa labas ng building. Okay, ulitin lang uli natin, Luneta Hotel. And na-feature ko na ito dati. So inulit ko lang dahil alam ko marami sa inyo ang hindi pa nakakapanood ng vlog natin na yon. Kaya, ayan, gumagawa tayo ulit ng panibago. Ano? Boss, sarado pa rin? Sarado pa rin? Ayan, sarado pa rin ang Luneta Hotel. Hanggang kailan daw kaya yan, boss? Alam mo? Ayusin pa yan. Maraming kailangan ayusin eh, no? Buong ano, no? Buong palibot yan. Ah, buong palibot. Eh, makikita natin maraming ano, may mga scaffolding sa taas. Lapitan muna natin ito. Ha?
Okay. Okay, so ulitin ko lang, ano, sarado pa rin ang Luneta Hotel. Under renovation. Ayan. So, sayang hindi natin may makikita yung loob, pero ayan. Hanggang dito na lang ulit muna yung ating ipapakita. Okay? Boss, thank you, ha. May shooting yata rito sa mga... Kailan? Black Bear, Apo ni Rizal. Apo ni Rizal? Ah, dito isi-shoot? Shooting, isang araw lang. Ah, okay. Apo ni Rizal. Sige po. Sige, kuya. Salamat po, ha. Oli ka na. So, sarado pa rin ang Luneta Hotel. Ito yung Alhambra. Alhambra Street. Ayan, labas mo, anong tawag dito? UN Avenue. Bel Air Apartments. So buhay na buhay pa rin ang Bel Air Apartments. Boss? Okay. So ito yung Bayview. Yung lumang Bayview Hotel. Itinayo 1909. Tapos nagkaroon ng World War II. And then inayos. Tapos, ayan, ito na ngayon yung itsura ng Bayview Park Hotel Manila. Ayan. So ulitin ko lang, ano, Isaac Peral. Ito. Na ngayon ay UN Avenue. Okay, halika, magpalamig muna tayo. Dito muna tayo sa Starbucks. Pagod ako. So, madalas kong orderin dito sa Starbucks yung dark mocha frappuccino at saka yung banana bread. Okay, share ko lang, ito yung in-order natin. Ayan, dark mocha, tapos banana loaf. And thank you. Ayan, so ongoing pa rin ang renovation ng Luneta Hotel. And alam nyo, sa totoo lang, gustong-gusto ko talagang mapasok ang loob ng Luneta Hotel. Ayan, para maipakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura nito. Pero I'm sure sa inyo, marami nang nakapag-check-in dyan. Marami nang nakapasok. I'm sure alam nyo na yan. Pero syempre, meron tayong ibang kababayan na gusto rin makita yung loob ng Manila Hotel. And of course, ako din gusto kong makita. Diba? Ayan, so maraming salamat, ha, sa lahat ng mga nanood, sa mga nanonood ng video na ito. Ayan, kahit na na-feature na natin siya before, so inulit ko lang uli ngayon para sa update. Ayan, so abangan natin kung kailan siya magbubukas. Okay? So again, maraming salamat sa muli niyong pagsama sa akin dito sa episode ng Noon at Ngayon. Sa mga bago lamang sa channel ko, please don't forget to subscribe and make sure lang na i-click niyo yung bell button na yan. Para every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos ay manonotify kayo. Again, maraming salamat. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye everyone!